At so ayan guys, ito na po yung ating part 2 sa ating ginawang video nung nakaraan. Ito po ay ititesting na natin na kung gagana ba talaga yung ating ginawang setup. Mas mataas na ngayon yung ating outlet kaysa sa ating inlet. So, nakikita nyo guys, yung ating outlet. Ayan. Ayan siya guys. Ito yung naan. Yan. Yan po yung ating outlet na mataas na, mas mataas na ngayon sa kaysa sa ating inlet. Ito naman yung ating inlet. Ayan. So, itatry natin ngayon kung gagana ba talaga ito para sa ating pan. Kasi nung nakaraang video natin, mababa yung ating outlet kaysa sa ating inlet. So, may mga nag-request sa atin sa mga comments na kung pwede itaas natin yung outlet para makita nila kung gagana. At itry daw natin na iset up sa ating fish pond. So, ito po yung mga nag-request guys na gawin natin yung setup na ito na itaas yung ating outlet kaysa sa ating inlet. Ayan po sila guys. Ito na po guys. Ayan. I-try natin buksan yung ating outlet kung hihigop ba talaga yung ating inlet. Ayan. Ito po yung ating inlet. Paakyat. Papasok dito. At saka, ito po yung ating outlet. Yan. Ito po yung pabalik po sa ating pan. Ayan. Nakikita nyo po, meron po akong mga isda dyan. Yan po ay shubunkin. At, ititesting din natin ito. Ito. Yan, mamaya. Pag hindi ito gumana, ito, pag hindi ito gumana, ito natin, itatry natin dito. Pag hindi ito gumana, hindi ito gumana guys, it means hindi talaga ito isang water pump. Mapupunta lang po ito sa siphon effect o siphon effect. Ayan. Ayan guys. So, itatry na natin. Ayan. I-close muna natin tong valve natin sa taas para hindi makapasok yung hangin. Tapos, try na natin buksan dito sa ilalim. Ayan. So, ayan. Bumaba na po yung tubig, guys. Tingnan natin kung makakahigop ba paakyat yung tubig. So, ayan na. Uy. Bumabalik po yung hangin guys. At yun, di na po gumana. Ayan, di na siya gumana. Yung hangin, pumapasok na lang dun. At saka bumabalik dito. Ayan, nakita nyo may bula. Ayan. Ayan, pumapasok yung hangin. So, hindi po siya pwedeng i-apply para sa ating mga pan. O gagawin mo siyang water pump. Ayan. Ako sino may alam kung paano ito paganahin na ganito ang setup, please comment below para malalaman din natin at makakuha tayo ng idea kung paano ito paganahin. So sa ngayon ito, try naman natin na ibaba natin yung ating outlet. Ayan. Ito, ibaba natin ito. Papalitan natin ang tubo. Ayan nga. Iseset up lang natin yung camera, guys. Ayan. Ayan. Wait lang muna. Para ma-set up natin.
So ayan guys, sinet up ko na. So sa nakikita nyo, bumaba po yung tubig. At saka yung tubig mula sa ating pond, umakyat po dito guys. Ayan, gumana po siya. So ito po ay isang siphon effect. Ayan. Hindi po ito water pump guys. Kaya para sa akin, hindi po talaga to pwedeng gamitin para sa ating water circulation. Ito po yung mga pwede may gamit sa mga irrigation. Ayan. Guys. Ayan. Siphon effect lang po siya guys dahil mas mababa yung ating outlet kaysa sa ating inlet. So mataas yung ating inlet. Ayan. Kikita nyo mga hanggang dito yung kanyang level at saka nasa ilalim yung ating outlet. Yun. Hindi talaga siya gagana kung i-apply nyo sa ating pond. Pero kung may idea kayo na pwede nyo siyang i-apply sa ibang mga mga project nyo. Ayan. Eh pinapakita ko sa inyo kung paano siya gagana. Nakita nyo naman kanina, hindi siya gumana nung itaas ko yung kanyang outlet kaysa sa kanyang inlet. Ayan. Gumana po siya guys kung mababa yung ating outlet. So hanggang dyan lang muna yung ating video guys. Sana may natutunan kayo at sana may nakatulong ito sa inyo. Sa mga gustong gumawa nito, meron na ka po kayong idea kung paano nyo itong gawin. Ayan guys.